wag mong sasagutin yung mga taong may sinasabi na ayaw sa iyo kasi they are not worth your time. Lalong-lalo na pag sinagot mo sila, mauubos lang ang lakas mo, masasayang ang oras mo na pwede mo namang gamitin sa iba pang mas makabuluhan at mabuting bagay. Again, do not waste your time with negative people, with your haters, with your bashers, because these people stops you from achieving greatness, success, and holiness in your life. Pansinin niyo po ito, tingnan niyo po ito. Bakit ba minsan sa ating buhay, meron tayong mga haters, meron mga taong ayaw sa atin? Bakit ba meron mga negatibong tao sa ating buhay? Pag dumarating na ang mga ganitong klaseng tao, ito lang po ang alalahanin niyo. Ibig sabihin, may ginagawa kang mabuti. Ibig sabihin, nagtatagumpay ka. Ibig sabihin, nagiging positibo ang iyong buhay. Amen? Because you will never have negative people if you are doing something negative in your life. The mere fact that you have negative people means you are doing something positive with your life. Amen? Tandaan niyo po ito. Sa paligsahan, pag ang tao, pag ang atleta na nakikipaglaban, malapit na sa katapusan, malapit na siya sa finish line, malapit na siyang magtagumpay. Yun yung panahon na mas maraming tao na nagbubuo sa kanya. Di po ba? Kasi meron mga ibang tao ayaw siyang manalo. Meron silang ibang chinichir. Meron silang ibang gustong manalo. Tandaan niyo po yan. Pag meron ka naririnig na hindi maganda tungkol sa iyo, galing sa ibang tao, anong ibig sabihin yan? Isa lang, nagtatagumpay ka. May ginagawa kang mabuti.